Si Miss Kimmy ang area director ng Southeast Asia ng Smile Train. Ayan, Miss Kimmy, sikat daw po talaga ang personal na nag-insist na tumulong sa Smile Train kahit nung after nung rain niya. Yes, that's true, no? So, after nung na-crown na yung bagong Miss Universe, si Kat went to Smile Train and said that gusto niya ipagpatuloy yung suporta na binibigay niya sa Smile Train. And natuwa naman kami because I think maganda yung nakita niyang mga pagbabago sa buhay ng mga bata na na-meet niya throughout her journey as Miss Universe. In fact, Kat has been so sincere in helping us. She even volunteered to enter an operating room to witness a surgery. You want to talk to them about it? It was my first time to witness a cleft surgery, and it was on a 2-month-old? 2-month-old baby. And when a child is born with cleft, they have problems and difficulty with breathing, with eating, with drinking, and then of course with speaking. And later on in life naman, yung confidence nila. Syempre, we get so much confidence from being able to smile, diba? So, in being able to support Smile Train and change lives, like these two little girls here next to me, ang ganda talaga yung smiles nila. And it's all thanks to the work of people from Smile Train. So, this is the organization that we're supporting naman po. And it's really, it changes their lives talaga. And that's why I really, really believe in the work that Smile Train does. Tanungin naman natin yung mga kids natin. Paano kayo na-inspire ni Ate Catriona ninyo? Laging katulad ko po siya para makatulong sa kapwa. Ayun, maging katulad ko po siya ng makatulong sa kapwa. Gusto kong tanungin ng mga kids kung ano yung mga pangarap ninyo paglaki ninyo. Yes. Chef po. Chef! Ay, ang cute naman. How about si baby girl naman? Anong pangarap? Nurse po. Nurse. Gusto niya maging nurse. Wow. Para makatulong sa mga may sakit, di ba? Si Roan po is one of our beneficiaries also. And before, so she was born with a cleft palate. Before she came to Smile Train, no, nahirapan siya maghanap ng trabaho. So actually, she approached Smile Train and asked for help kung saan po siya pwede makapaghanap ng trabaho. And now she works at one of our partner hospitals. Wow! Ang dami talagang natutulungan ng inyong... Mm-hmm. Yes. Kumusta ka naman dun, Rowan, sa Smile Train ka? Actually, muna, sobra ba akong think muna sa Smile Train. Kasi nabigyan mo ako ng pangakataon na makatulong din sa mga anghaya ko na may web. Mabuhay kayo, Smile Train. Oo. Isitahin nga natin yung Smile Train na yan. Para, diba? Makatulong din tayo. Mm-hmm. At kasi itong pagtulong... Maging daan din tayo na mas marami pang tumulong para mas marami pa tayong batang matulungan na maging na magkaroon ng beautiful smile. Mm-hmm. And also to get the awareness out there because in many provinces naman, many young mothers or many mothers are not aware of their condition of the children and know that there's free help out there that is available. So how can people, if they're watching naman, how can they contact Smile Train? It's online, no? Yes, para po dun sa mga nanay or mga tao na may kakilalang merong may cleft lip or cleft palate. Ang cleft lip po, no, yung may hiwa sa labi. Ang cleft palate is butas sa ngalangala, which makes it difficult for them to speak properly, to eat, to breathe, no? Pwede nyo pong tawagan ng Smile Train. You can contact us through Facebook, Smile Train Philippines, or through our hotline, 0917-528-7246. Yes, so all our services po are free. Hindi lang po surgeries ang binibigay namin, pati speech therapy. So our kids here are also going through speech therapy services and orthodontic procedures. So dapat lahat tayong ma-inspire tayong mag-smile. Kasi tinan mo sila, ang ganda ng kanilang smile. So dapat tayo, ang ganda rin ng smile natin. Pakita nga ng smile. Wow!